Hello guys, this is Benji again, and matagal-tagal tayo hindi nakapag-react ng ating mga nangyayari sa ating current events dito sa ating bansa. And ang i-re-react ko ngayon is yung ating dito kay yung Mon, yung kay Daryl Yap na updates for Martyr and Murderer. So, if you check natin to, and we will do a reaction. So, tara, let's do it. Okay, nandito ako ngayon sa Vince Sentiments page, guys. Vince Sentiments, this is the official page ni Mr. Dario. At papakita ko yung trailer and updates ng Marty and Murder, which is ibibigay ni yung trailer probably March 1 sana nga. De kasi balibalita ay sa court ito ngayon. Nagpo-proceedings, parang ayaw pa ipalabas yung trailer. Maraming nagtutuliksa sa movie na to o sa trailer na ito. Right, kasi nga is part of a history that we need to know and we need to be informed, guys. Because this is the history. Kasi sinabi ko in the last reaction ko is puro na lang yung message ng kapila. Kapila. Lagi na lang people power sa the best, people power is destroyed, of Marcos. So, people power save us to the regime of the Marcoses and whatsoever, whatsoever. But, syempre, after the more than 30 years, what happened? You know that. You have to research, guys. Mag-research kayo on that part. Kasi, it's your responsibility to know the information. So, ito yung isang pinaka-sensitive sa ating lipunan, yung history ng 1986. Ano yung nangyari nung panahon ng 1985 na paalis ang Marcos, saan nag-umpisa yun? So, dito yun. At saka, papakita yung isang clip na andito ngayon sa screen, which is itong clip na to, guys. Panorin natin. Okay. This trail primer is for the injured, detained, killed, and missing farmers of the Hacienda Luisita. Let's hold our breath for the worldwide launch of official trail Martyr or Murder. Okay. So, guys, bakit ko ito pinakita, guys? Napaka-controversial na ito. Kasi, alam mo yung sinashot nila yung Mario Murder, ito na yung mga clips. Clips ng mga actors and actresses na gumawin sa media Malacanang. Andi si Daria P. sa likod niya, andi si Christine Reyes, and si Rufa Gachers sa likod. So, dito malalaman natin bakit naghidwaan ang mga Aquinos and Marcoses on the political level or on their political aspirations na tiyatawag. So, dito natin makikita kung saan nagpinagmulan yung pag-aaway nila, di ba? So, isa din dito yung Hacienda Luisita, which is ito yung issue na malaki sa Aquino dahil kasi ito ay malaking lupain sa Tarlac na inutang ng lolo yata ng mga Aquinos, mga Bligno Aquinos sa government, hindi nila binayaran at hindi pa rin ito napamigay sa farmers. At still, after na si Aquino, nawala na to sa government. So, tingnan nyo, merong issues, di ba?
may mga malalaking truth or talagang masasakit na katotohanan na malalaman natin dito sa movie na ito. Kaya, hindi nyo ba alam ngayon yung trailer ay palapasin? Dahil February 9 eh. Eh ngayon, March 1 eh. Sabi ito, March 1. Sana daw matapos yung ano. Kasi, kung titignan natin sa ni Daryl Yat, ito nga, there's no fabrication, there always cry in historical revisionism. It's not revisionism, it's ratification and historical rectification. It would like to tell the nations it's not wrong to rectify history. History is not yet done. Hindi yan natatapos sa isang tao lang. O, di ba? Sa isang libro lang, sa isang tao, huwag natin gawing tanga ang kababayan natin. Parang tanga ng kababayan natin. So, my point dito si Daryl Yap, dahil kasi nga, we have the right to know yung ano ba yung katotohanan ng history. Kasi hindi natin malalaman, hindi tayo makapag move forward, we do not know what happened to history. We cannot learn to our mistakes. We cannot learn sa mga pagkakamali natin by tingin natin isang leader na to. Isa rin yung pagkakamali bakit pinayagan natin nangyari to sa ating bansa. Di ba? Sabi nga, sa sino naman na nalo siya magkakontrol ng information history. Because of social media, lumalabas na to. At saka yung mga kwento ng mga dating Marcos loyalists, ano yung nangyari talaga. Kasi 1986, bata pa ako na yun. Pinakanak ko na 1979. So, malalaman natin dito what happened. Ano ba yung pinag-away ng mga Marcoses at saka Aquino and iba pang mga political plan, di ba? Kasi magandang malaman natin, di ba? So, tuloy natin ito, yung mga maganda yung sinabi ni Daryab dito, we have the right to know and it's not been done by the one book. Hindi lang tayo mag-realize sa isang book. It will change. Dahil kasi nga, pinakita lang doon sa libro na nagkaroon ng political power. Hindi alam bakit saan nagmula yung people power niyan, saan napunta, bakit galit ang mga LP, ayan, o yung partido ni Aquino, ni Ninoy, kay Marcos. Ewan ko kung galit, probably brothers sila eh. Alam ko brothers sila sa fraternity. But in their political belief, iba yung kanilang pinaglalaban. Diba? So pareho naman silang magaling kaso syempre totoo naman na si Ninoy ay hindi lang talaga pinapakita ng mga media na si Ninoy ang isa sa mga founder ng NPA. Totoo yun. Sinabi na yun. There are so many videos na sinabi yan. Si video ni Corpus, diba? Siya yung nagsabi na siya, isa siya sa mga kuha ng MP at tinatawag na ano yung binomba yung sa campaign basta yung biniblame si Marcos na yun kay si Nino yung gumawa na yun kasi wala siya dun sa campaign na yun, diba? So, sabi daw, makikita natin dito yung bombing na nangyari doon sa panahon ng kampanya ng LP. Asaka Nationalistas Party yata yun dati. Kasi nababasa ko lang sa libro. So, tingnan natin yung updates. Ito yung mga picture dati. Ayan, ni Mom, Martyr Murderer. Ito yung mga lumang pictures, guys, oh. Lumang pictures, 'di ba? Si ano pa to? Si Amy Marcos. Ito yung nagkakampanya sila, ito yung mga kay Aquino. Yeah, Amy presidente ko. Hindi ko dapat nakikisama protesta. Ferdinand Marcos Sr. Ayan.
1985, Qantas pagtatay ng US bases sa Pilipinas. Martyr Murderer. So, guys, ito nga, the second part of Meet in Malacanang. Ito na yung poster, guys. So, ayan. March 1, 2023. Ipapalabas na yung Martyr Murderer. So, parang papanoorin ko to. Para malaman natin yung history. Kasi we need to know. We need to be informed. We need to, sabi daw, historical revisionism. But, hindi ako niniwala doon. It can change history. Kasi nga, dapat ma-add yung ganitong event. Kasi malalaman natin, kasi sila yung andun sa history na yun. And they have the right to share it. That information, guys. Yun yun. Yan. Ito yung sinabi ni Daria po. Halos limang araw na namin binong at kinalas ang mall official trailer. Tapos pinapa-approve sa mga boss kahapon. At ngayon kakatapos lang himayin ng mga abogado. Opo, mga abogado for the first time, wow, sa history ng Viva Films. Ngayon lang kailang i-defend ang isang trailer. Thesis pala ang pota. Tang ina. Sabi niya, oops. Tang blank. Nga. Inyo manood kayo ng mom. Magkahiya na lang. So, guys, this is the truth. Maraming nagtutulig sa Martyr Murderer sa movie pa lang. Takalain mo, trailer, ayaw ipakita ng ibang sektor ng lipunan, hindi natin sino ba alam yan. So, meron talagang kumokondena dito sa movie na to. Napaka-intriguing, di ba? Di ba? Nagagalit na si Daryl Yap dito. Kasi hindi na mapalabas yung trailer. Tapos yung movie March 1 na. So, parang yung campaign ng mga galit kay may Marcos, syempre, para hindi ma-inform lahat yung movie. Kasi meron nga ang ginawa si Vincent Tanyada, another movie, kukontra daw dito, which is, na-react na natin. So, yan. So, may schedule. Sana, yun lang yung update ngayon, dahil kasi hindi pa natin mapanood yung trailer ng Martyr Murderer. Ito pa lang yung poster. At panoorin natin March 1, 2023. Sana matapos na yung kanyang test dito. Yung mga explanation ni Daryl Yap sa korte. Kasi nakakatawa nga. Sa korte, guys. Sa korte. For the very first time in the movie business na kailang dumaan sa korte yung trailer pa lang trailer. Paano pa yung movie? Ang hirap yun, guys, no? Diba? So, I don't know, guys, bakit ginanito siya na kailangan pang dumaan sa butas ng kurayong si Director Daryl Yap. But for me, guys, dapat we need to know what happened talaga dun sa history na to. Parang natin malaman bakit kailangan natin malaman. We have the right to know. Tapos na yung kanilang propaganda sa Marcos. Kasi sila yung lagi naman nilang sinasabi na diktator si Marcos. First of all, dyan, kahit sinong presidente, diktator si Marcos, diktator si Duterte, diktator si sinong presidente, lagi nilang ginagawa yan. Don't forget martial law. Maraming pinatay sa martial law. For me, but I talk to sa mga nakakatala, maganda daw ang martial law. So, ano ba yung papaniwalaan natin? Ngayon, malalaman natin, this
history, this movie, na kasi nga, binis talaga siya sa true events. Na kasi nga, nag-meeting-meeting pa yung mga, ano, di ba, yung mga well-known personality, relay, yung mga generals, yung mga aktivista na andun sa, dun sa, nangyari dun sa bombing, di ba? Kaya, maganda ko natin panoorin to. Sana mapanood din natin yung trailer and we'll do a reaction din, guys. So, ito guys, ito yung update dun sa Martyr Murderer. So, we need to know bakit pa nila ini-stop to. Bakit nila, bakit pinapahirapan si Daria. So unfair naman yun sa akin. Kasi ginawa niya to para sa mga Pilipino. So, bakit nila i-stop? This is a controversy. Bakit ini-stop nila? Trailer pa lang yan. Paano yung movie? Diba? So, another tactic nila na huwag inform yan. So, for me, tapusin na yan, palabas na yung Martyr Murderer. Kasi March 1, papanoorin kayo yung movie. Kasi pinanood yung minimal kanya eh. Naiyak pa nga ako eh. And, naiyak talaga ako. Especially yung kay Marcos. Saka talagang it's one of the best movies na napanood ko rin kasi hindi ako masyado nanonood ng movies talaga, honestly, lalo sa sinihan. Minsan nanonood na lang ako kung maganda talaga yung movie, yan, which is I really like the movie talaga, yun. So guys, yan lang po ang aking reaction. Please like, share, and subscribe to my channel on my reaction about yung update sa Martyr Murderer. Pinahirapan talaga si Daria dito. Talagang dumaan pa sa abogado yung kanyang trailer. Sana ma-release na para makita natin, di ba? So, guys, ito lang yung reaction. See you to the next reaction video and thank you very much. Thank you so much for watching. See you again on my next video.